Hello. Magandang tanghali. Sa ngayon, nais kong ituro sa inyo kung paano gamitin ang sakman. Sa ngayon, sakman kasi ang gamit natin. So, sa mga beginners na gustong matutong mag-drive, nais kong bigyan kayo ng basic dito sa truck na ito na sakman. So, ayan. Sakman yung ating gamit. Napakaganda rin gamitin ang Shackman kasi isa itong model type na international. Baga sa ano, ang makina nito is Cummins din. So, gawa ko nito. So, hindi na natin ano kung yung gumawa niya. Basta, parehas yan ng international yung ano niya, makina. So, yan. Sa first step pala ng pagdadrive ng truck, kailangan i-proper seat ka muna. Yan. Katulad nito, yung upuan natin is merong adjust yan. Pwede bumaba. Tapos yung sandalan. Tapos, pwede mo siyang ibaba kung gusto mo mababa. Kung gusto mo naman mataas. O saan ka comfortable. Yan. Kasi itong proper set natin, ito yung magbibigay ng signal doon sa mga meron. So ayan, kung mapapansin mo. So ayan, patulad yun, yung side mirror na yan, dapat kitang-kita mo siya, tapos pati yung nasa baba. So kaya dapat naka-proper tayo sa upuan. At saka maging na rin doon. Yun, kapila. So ayan, dapat bago ka mag-drive, proper mo muna yung upo mo para mas madali kang matuto o ka magkaroon ka ng idea doon sa mga sa paligid yung truck, lalo na ito, mahaba. So, dapat laging alam mo kung ano yung sitwasyon or lagay nung trailer. Mamaya, nakagilid na pala siya dyan sa bangin, mahuhulog ka. Hindi mo na pa napapansin dahil hindi mo pinapatinitingnan yung sendero. Pinaka-importante yan. So, yan. Sa mga nag-aaral na mag-drive ng truck, basic tips lang natin ito para mabilis kayong matuto or mabilis yung malaman yung mga dapat mong galawin sa unang first na mag-seatbelt. Kasi, yun ang isang safety trigger ng isang driver ng aksidente. Pag naka-belt ka, mas ano pa rin yung may safety. Ako tayo dito sa kanyang mga ano, dahil ito yung manual transmission, puntahan naman natin yung kanyang cambiada or shifting gear. So, papakita ko sa inyo yung shifting gear niya. Ayan, sa shifting gear niya is 1 to 12 din. Kasi yung, kung makapapansin nyo, yung naka-block, hide ng block is yan ang pinaka-low gear. Then yung naka-transparent, yun yung high gear. So, ayan. Halos magkakaparehas lang din to ng mga old model na walang splitter. So ito nga lang, dahil may splitter, ayan, mayroon siyang high and low. So ayan, naka-indicate naman. Pero ito, ubus-ubus naman yung cambio. Ubusin mo muna yung cambio sa, halimbawa, ganyan. Ubusin mo muna siya sa low, tsaka mo i-high, papasok naman ka naman dito sa mga nasa transparent na ano, yan yung pinaka-high. So yan, pinaka-basic lang din ang pagkakambyo. Ito naman sa ating RPM. So yan, kung mapapansin nyo, andito yung ating RPM. So mag-chit-chit gear tayo dito sa ano, pagitan ng green, naka-highlights na green. So 10 to 14.
dyan dapat tayo magpapalit ng gear. Pinaka-basic dyan dahil sa mga ganitong transmission, medyo masilan to pagka hindi mo ma-hit yung RPM niya tapos nag-change gear ka tapos ano, may tendency siya na hindi siya pumasok. Hindi katulad ng mga ibang model ng truck na ano siya, madali siyang ipasok. Pero itong purpose kasi nito, for the safety ng gear. Kasi once na hindi akma yung pagbunot mo at pagpasok mo, hindi siya papasok dahil maaari siyang ma-damage yung gear. Yun yung purpose no, pinaka-safety niya. So, napakaganda. Pero kung masusundan mo naman kung paano siya i-guide, i-cambio, i-ano, napakaganda rin dahil is napaka-swabe. At medyo matigas nga lang siyang i-cambio, pero napakaganda yung arangkada ng makina. Tapos yung, kumbaga sana yung hila. Dahil din sa tama, timing na ating pag-change gear. Para, kaya dapat, alam mo, paano gamitin yung high elo na to. Isang napakagandang paalala sa mga gusto mag-drive ng truck or mga katulad nito, trailer. Napakadali lang matuto. Basta wag ka lang titigil. Kasi ang pagda-drive, lahat ng naging driver, nag-umpisa yan sa walang alam. Dahil porsigido lang sila, kaya sila naging matuto, naging bingasa, or matatawag na natin na magaling na driver. Kung gusto mong maging isa ka doon, sa driver na yon, dapat huwag kang titigil. Subukan mo nang sumugan. Practice is the best. So yan, yan lang muna sa ngayon. Naibigay lang natin yung basic na ano. So yan. Dito tayo ngayon. Shakman tayong dinadrive natin ngayon. So, magandang araw mga biyahero, patrackers, or mga bahinante na gustong mag-drive ng trailer, mag-drive ng truck. Yan. Ganito lang ang ating ano. So, sa mga gusto palang magtanong or ano, huwag yung kalimutan mag-comment at sasagutin natin yan. Bibigyan natin ng reaction. So, ano pa yung mga dapat na gusto nyo malaman tungkol sa pagda-drive ng trailer. So, once again, magandang tanghali. So, nandito kasi ako sa delivery ngayon. Actually, nandito ako sa loob ng bodega. So, basic lang na ginawa natin yung ating tips ngayon. Pero sana masundan at mas maging gabay ng mga nag-aaral na mag-drive.